Good morning sa lahat po ng mga estudyante po ng JLIM Project. Invite niyo na po lahat ng mga guests niyo po and lahat ng mga prospects niyo po para matunghayan o makita niya kung paano kakikita sa pamamagitan ng Facebook. So guys, invite all your friends na watch tong video na to. Power! Simulan natin guys. Okay, so bago natin tawagin yung speaker, gusto ko munang tawagin yung pinaka mag-host sa ating live business presentation ngayon. So si Milyong Balakpak. Yeah. Para kay Akin siya, Sorrentino. Nanonood sa iba't ibang lupalop ng mundo. So, hello sa mga kinakabahan. Yes.
dati lang naman siyang security guard. Siya ang tipo ng security guard na, alam mo yung na-curious lang sa baba ng office natin. Na, ang, nung nagbabantay siya, ang dami-dami niyang nakikita na halos labas-pasok na ang dami-daming daladalang package. So, parang na-curious siya na, baka ang daming mga may dalang package. Umakit siya sa 7th floor, nakapag-attend ng OPP na baliw, ginawa ang negosyo, at ngayon, hindi lang siya simpleng security guard, kundi, isa na siya ngayong milyonaryong dating security guard. Yes! So, pero ba natin siya welcome ng traditional clapping? Yes! 1 million! Woo! 2 million! Woo! 3 million! Woo! At 1 million palakpak para kay Upline, Joel! Kayo all! Good morning! Good morning! Grabe, ang galing ng taga-intro natin. Ang galing, palagpakan na natin yung mga nag-intro natin. Sobrang lupit! Grabe! It is my first time na haharap sa camera dito sa J-Rim Project. But explain ang ating opportunity ng AIM Global na kung saan kahit gamit lang ang Facebook, guys, pwede kang kumita ng limpak-limpak. Yes! So, bago pa ako mag-start, para sa mga hindi nakakilala sa akin, lalo-lalo na sa mga OFW na nasa ibang bansa, na kung saan nakikita lang kami through picture ngayon, makikilala niyo na po ako. Grabe, ako po si Mr. Joel B. Cayunong, na dati pong security guard sa building ng EIC Burgundy Empire Tower. So guys, nakita ko itong business last 2007 pa, pero halos hindi ko siya pinansin kasi nga ayaw ko pong mag-networking. Pero ito yung malupit. Hindi ko po naiiwasan kasi nandito po ako naka-duty as a security guard. So, in 3 years time na subaybayan ko ang AIM Global, imaginein mo to, yung mga tao po, yung mga tao na nag-invite sa akin dati na akala ko hindi sila yung maman, guys, after 3 years na nakita ko, naginawa, sunod-sunod, araw-araw ang AIM Global, guys, nakita ko, nuknukang yaman na sila. That's why, kahit negative ako sa networking, guys, grabe. Grabe po, nabuksan po yung isipan ko. Bakit? Kasi po, gusto ko pong yumaman katulad nila. Yun po yung totoo. So, kahit na ayaw ko sa networking, pero kung ito yung daan para yumaman ako, bakit di ko gagawin? Tama po ba? Kaya guys, tinignan ko ang opportunity last 2010 and then nag-decide po akong nag-join. So, nung sumali ako, guys, grabe, mamaya ang kwento. So guys, pumili po ako ng Global Package. Nagiging certified member po ako ng AIM Global. So ginagawa ko po ang AIM Global, guys, for the past 7 years. So 7 years na po ako sa kumpanya na to. So kung ano yung mga nangyayari sa akin, nakikita nyo sa akin ngayon, ito yung transformation na kung saan bigay ng AIM Global sa akin. So ngayon, ang AIM Global, guys, grabe, sobrang ganda kasi hindi lang yung ordinaryong tao yung pwedeng payamanin, kundi din yung mga second class at din yung mga first class, yung mga professional, mga unprofessional, or etc., mga tambay, kung saan ka man ngayon, anumang ginagawa mo, kaya kang payamanin dito the moment na makinig ka at pakinggan mo at aralin mo ang opportunity ng AIM Global. Yes! Yes! Ngayon guys, hindi ko na po patagalin, umpisahan ko na po kasi alam po, excited na kayo na malaman ang opportunity. Guys, ang AIM Global po, nag-start po siya March 18th of 2006. So grabe guys, 11 years time na po ang company. 11 years na ang company, nakapag-create po siya ng almost 5,000 millionaires and counting. Ganun na po kadami ang mga yumaman sa AIM Global. Guys, ang ating mga may-ari po dito, ang owner natin is sila Dr. Eduardo Cabantog, Sir Francis Miguel, Sir John Asperin. So guys, sila po yung mga tatlong mga Pilipino na kung saan may puso na 100% gusto nilang mag-succeed ang kampaning AIM Global. Ngayon guys, dahil sa sobrang ganda ng AIM Global, grabe, sobrang dami ng pinayaman nito. And then, sobrang daming mga tao na nabuhay ang pangarap. And then, syempre, kapag may negosyo, may produkto yan. Tama ba? Ang produkto natin ay nanggagaling po sa US. US, first manufacturing natin, ang first tie-up natin na company sa US is
Nature's Way. Nature's Way from Springdale, Utah, USA, na kung saan siya po yung nag-manufacture sa lahat ng produkto natin na minamarket natin. Tama ba? Ito yung malupit. Kasi sa sobrang ganda ng produkto, mayroong magandang negosyo. Tama ba? So guys, sa sobrang ganda ng negosyo, kaya sobrang daming umaman sa kumpanyang ito. Ngayon, ang tanong, paano ba talaga sumali dyan? Ngayon, umpisahan ko na po. Para makapagsali ka dito, yes! Handa ka na ba? Yes! Handa ka na ba? Guys, yes! Guys, kung handa ko na, inhale! Exhale! Umupo ka ng maayos kasi ito na, e-explain ko na kung paano ka makapag-umpisa sa negosyo na to. And then susunod dyan kung paano ka kikita. Okay ba yan? Yes. Guys, eto na po. Huwag mo nang madilim ang paningin kasi alam ko madilim na yan. Kidding aside. Ito po, para magkapag-umpisa ka sa negosyo, kailangan mo lang po na bumili ng global package. So marami nagsabi, Jewel, grabe naman yan. Siyempre, negosyo. Tama ba? Pag negosyo, dapat may puhunan tayo. Hindi pwedeng walang puhunan. Ngayon, dapat may puhunan tayo. Magkano ito po? Ito na po. Ito na po. Ito na po. Pakinggan mo, tingnan mo, titigan mo kasi ito na po ang susi ng pagyaman mo. Guys, kailangan mo lang maglabas ng capital na 6,980. Wow, grabe. 6,980, guys. Na yan yung magiging as a starting capital mo sa negosyo na to, at pwede ka lang kumita ng limpak na salapi. Guys, ano ba yan? Siyempre, kapag naglabas ka ng produkto natin, ng 6,980, siyempre, may mga kapalit yan. May global package yan, may package yan. Guys, wag na wag mong ilabas ang pera mo kapag alam mong walang kapalit. Tama ba? Kasi kapag walang kapalit, so lugi ka. Tama ba? So, hindi siya negosyo. Kasi nga, ang negosyo, pag naglabas ka ng kapital, dapat may babalik sa'yo. Tama ba? So, ngayon, may mga kapalit siya. Package. Pag sinabi kasing package, guys, marami. Maraming laman. So, meaning, assorted ang laman nito, matatanggap mo. Ganun siya kalupit. So, yun. Grabe, nagpahingan konti ang wifi natin. So, ayan guys, kapag naglabas ka ng 6,980, guys, ito yung una mong kapalit. Makakatanggap ka po ng mga produkto. Assorted po siya. So, meron tayong mga option na kung saan ang produkto na matatanggap mo mula 7,000 at 9,000 pesos na produkto na kapalit ng pera mo. Oh, imagine mo to, naglabas ka ng 6,980, ang product na matatanggap mo sobra-sobra pa. Doon pa lang guys, kumita ka na. Ganun siya kalupit. Ngayon, next na matatanggap mo, ito yung malupit. Alam ko, kadalasan, wala tayo dito. Yan. Personal Accident Insurance. Yan, Personal Accident Insurance. Guys, alam ko po, majority sa mga Pilipino takot sa insurance. Tama? So, iba ang mindset ng mga Pilipino kumpara sa ibang lahi na kung saan pag insurance minamahal nila yan. Bakit? Kasi nga, alam nila kapag insured, sobrang sarap. Pero sa atin, ito yung malupit. Sasakyan, insured. Ang driver, hindi. Tama? So, ganun kalupit ang mga Pilipino. Kaya that's why, ang InGlobal kasi, hindi naman talaga tayo mga empleyado dito. Sa InGlobal kasi, tayo ay mga independent distributor na kung saan lumalabas tayo, humahataw, nag-i-invite. Yun. Ngayon guys, ano bang laman ng personal accident insurance? Una, magkakaroon ka ng 200,000 personal accident insurance. Pero guys, wag mo munang pagnanasahan to. Kasi sa lahat ng mga binibis ng InGlobal, yun yung ayaw kong kunin talaga. So, wag mo pa na, bakit? Bago mo makuha kasi yan, dapat maliwanag yung bahay doon sa taong nag-member. At yung pangalawa, maraming tao. Pangatlo, dapat may nagkakape. Pang-apat, dapat mayroong nagbrabraha. Tapos pang-lima, mayroong St. Peter. Kaya dapat wag mong kunin. Pero guys, wag na wag mong langlangin to. Kasi 30 na po ang naka-claim nito. Naghahanap po ng pang-31. Kaya guys, wag na wag mong pagnanasahan. Totoong-totoo po ito. And then next,
Meron siyang 10,000 medical reimbursement. Ano yun? 10,000 medical reimbursement. Nakagat ka ng aso. Yes, di ba? Pag nagpa-injection ka, siguro malamang 5,000 ang gagastusin mo. So, meron tayong 10,000. Yung 10,000 na yun, guys, is a consumable yun. So, pag nakagat ka ngayon, tapos gumastos ka ng 5,000, so, ipunin mo ang resibo with police doctor na nandoon sa, meron kasi certificate yan, nandoon lahat ng mga instruction. Guys, dalhin mo sa head office, and then, i-claim mo na yung mga nagastos mo. Pero wag naman, na nakagat ka ng aso ngayon, tatakbo ka sa office, duguan ka pa, nag-umaaray ka pa, tapos i-claim mo yung, ano, yung gastos. Hindi pwede. Kailangan may dalakang resibo. Okay ba yan? Pero dapat, sa aksidente, dapat wala pang 1 month, ma-report mo na sa office. Kasi nag-forfeit po siya after 1 month na na-aksidente ka. So, ano yung next? 50,000 unprovoked murder. Ano yan? Unprovoked murder and assault. So, yung tipong na-aksidente ka, pero hindi naman sinadya. Parang aksidente, pero hindi sinadya. Ano ba yun? So, ano yun? Katulad ng ganito, mayroong nag-aaway sa kapitbahay, i-bispend mo yung dalawa. Ngayon, dahil sa sobrang bispend mo yung dalawa, yung saksakin ang isa, bigla kang pumagitna. Nung pumagitna ka, ikaw ang nasaksak. Ikaw yung ang nawala. So guys, 50,000 pesos po yun. So, ano yung next? Meron tayong burial assistance. Yung burial assistance na yun, guys, pangkape. Pangkape-kape. So, yun yung laman ng insurance na rin. So, sobrang ganda, sobrang ganda, sobrang ganda. Pero uulitin ko, wag mo munang kukunin. Okay ba yan? Yes. So, next, number 3. Ba't nauna to? Okay. Number 3, sobrang lupet. Yan. Guys, imagine mo, ang dami na nating matatanggap. Ito pa number 3, sobrang pinakamalupet. Scholarship certificate. So, scholarship certificate. Bakit? Kasi po, pag nag-member ka, dito, kasama na po siya, through certificate. Wala siyang pangalan. Walang pangalan. Bakit? Kasi transferable po siya. Unang picture na is transferable. Halimbawa, ikaw, 50 years old ka na, nag-member ka dito, tapos, natanggap mo ang scholarship, ikaw hindi ka na mag-aaral. So, siguro, ang ipapaaralin mo, yung anak mo, yung apo mo, yung pinsan mo, or yung pamangkin mo, or yung kapatid mo. So, pwede mo siyang ipamigay. Even yung kaaway mo, na walang pinag-aralan, paaralin mo para magkaroon ng pinag-aralan. Pwede yon. So, ganun siya kaganda. Transferable, no entrance exam. So, imaginein mo, scholarship na, pero walang entrance exam. So, pihira lang yun. Dito lang sa AIM Global. Pero bakit walang entrance exam? Kasi po, alam po ng AIM Global, hindi namin alam kung ano ang capacity ng utak ng paaralin mo. Tama? Para at least siguradong-sigurado na magamit ang scholarship na to, so hindi na kailangan mag-entrance exam. Pag pinipresent niya yung certificate doon sa school, nakatayap natin. Kasi meron tayong tie-up na more than 500 sa buong Pilipinas. Maging sa ibang bansa, may tie-up tayo. Kasi may mga branch na tayo sa ibang bansa. So, ganun yun. And then, meron tayong no entrance exam and then no maintaining grades. So, no maintaining grades, let's say 75 or palakol or number 3, kulot. Yun yung grades nung estudyanteng paralin mo. Okay lang yan, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagiging scholar hanggang mag-graduate siya mula first semester, first year, hanggang mag-graduate, buong college, hanggang matapos siya, scholar siya. Ganun siya kaganda. So guys, let's say, sikan nyo na ngayon, kasi maraming tanong, sikan nyo na kayo paaralin mo, egaling first year dapat, tama? Sikan nyo na ngayon, ang papaaralin mo, okay lang yun, magagamit siya pa rin. Paano? So, kung ano yung existing na school na pinag-aaralan, i-transfer lang. Pwede. Transfer second year, transfer siya sa school na tie-up natin, pagdating doon, iskola siya. Ganun siya kalupet. Pero what if doon nag-aral ang estudyante sa school na ka-tie-up natin? Tapos second year na siya, guys, hindi na po niya magamit. Kasi doon na po siya nag-aral. Bakit? Ang purpose kasi nitong scholarship is advertising purposes doon sa mga school na ka-tie-up natin. Okay mo ba yan? Klaro? O guys, kung klaro, tuloy na tayo. Ano yun? Number 4. Yan. Guys, grabe, meron tayong tinatawag na libre medical check-up. Ano yun? Siyempre, dahil sa
tayong mga Pinoy, tayong mga Pilipino, takot tayo sa check-up. Bakit? Pagpunta pa lang sa doktor, grabe guys, may bayad na. Tama? Ang laki. Uubo ka lang. Inhale, exhale. Paglabas mo, may resita na, may resibo na. 500 pesos, pinakamababa yung check-up ngayon. Professional pin ng mga doktor. Eh, what if kung may sakit ka pa, di dagdag pa yun. May mga resita pa, kaya takot tayo magpa-check-up. Tama? So, ngayon, ang buting dito sa AIM Global, guys, libre po ang medical check-up. Ano ba yung laman sa medical check-up? CBC, urinalysis, fecalysis, dental screening, vision equities, whole body check-up. I-check sa'yo, mula ulo hanggang pa, executive check-up. Yung check-up ng pang-abroad, pwede. Ganyan siya kalupet. Kung meron kang kakilala na gusto mag-abroad, walang pang-medical check-up, pwede siyang magamit. Ganyan siya kaganda. Ngayon, next. Ano pang next? Yes, number... Yeah, number 5. Dito na po tayo, number 5. Mayroong pre-training. May pre-training. So guys, grabe no? Sobrang lupit talaga. Organize, organize. So may training tayo. Pag ginawa mo ang negosyo na to, syempre alam ko wala kang alam. Kaya that's why nagdududa ka kung mag-join ka o hindi, sasali o magsasign up ka doon sa taong nag-invite sa'yo, kaya sobrang duda mo kasi alam mo mahihain ka. Alam mo, wala kang kakilala. Alam mo, hindi ka marunong mag-invite. Alam mo, wala kang skills sa negosyo na to. Guys, wala pong problema. Bakit? The moment na binili mo na ang global package, kasama na po itong libreng training na to. So, iti-train ka namin kung paano kakapal ang mukha mo. O, katulad ko, dati naman sobrang mahihayin ko eh. Wala akong kinakausap kundi yung kargada ang baril ko lang kasi security guard nga ako eh. Ang lagi kong minimumurize, 11GO. Ang pinaka-paborito kong ano, sa 11GO, yung number 7. To talk to no one except on the line of duty. Kaya wala talaga akong kinakausap talaga. Ang kinakausap ko, yung superior ko lang. So pag may mga nagtatanong, yun yung mga kinakausap ko. So wala talaga akong ano, wala talaga akong connection sa negosyo na to. Wala akong alam, wala akong alam sa sales. Takot talaga ako. Pero dahil sa sobrang lupet ng training ng AIM Global, guys, tingnan mo naman. Mukha na bang mahihain? Hindi ka sobrang kapal na ng mukha ko. So, ganun din ang mangyayari sa'yo kapag ka mag-member ka dito at sinunan mo ang training ng AIM Global. So, ngayon, number 6. Yan, ito. Pang-anim. Guys, wow, dito yung masarap. Kasi meron tayong ATM. Ano bang gamit ng ATM na yan? Siyempre, guys, sa umpisa pa lang, sabi ko, negosyo. Tama? Ngayon, kung nasa ibang bansa ka, or nasa probinsya ka, ngayon, pag ginawa mo ang negosyo, saan mo kukunin ang pera mo kung walang ATM dito sa head office? So, hindi pwede. Bakit? Kung nasa Bicol ka ngayon, tapos ang income mo 500 pesos, mamasahe ka papunta ang head office na i-withdrawin mo ang 500 pesos mo, mag-aabono ka pa. Tama? Pero dahil sa AIM Global, nag-provide ng ATM, pero may processing fee siya, BDO at saka BPI. Ang BDO, 200 pesos, local. Sa international, 500 pesos. Sa ID naman ng BPI Banco is 250. Dalawa to, 2-in-1, ID at saka ATM pa siya. So guys, ito yung malupit, daily payout. So ibig sabihin, pag may income ka ngayon, nakapag-invite ka, nakapag-purchase, or meron kang mga income sa mga sumusunod na mga ano ko ngayon, tatapik ko ngayon, doon mong malaman kung paano kakikita. Guys, ito yung malupit. May income ka ngayon. Pumunta ka doon sa webpage mo. Guys, ito yung malupit. Kinabukasan, mawi-withdraw mo na. Kung nasa Bicol ka, i-click mo lang, punta ka sa internet. Kung wala kang, walang internet, kung meron kang smartphone, so meron kang connection, pag binuksan mo ang webpage ng AIM Global, automatic makukuha mo doon. I-click mo incasment. Pag na-click mo yung incasment, ito yung malupit. Kinabukasan, pipila ka na sa teller, ATM, express machine, kung saan na malapit sa'yo. Ganun siya kalupit. And then, next. Yun. Number 7. Yan. Ito yung binanggit ko. DTC. Distributor Tracking Center. Ano ba yan? Itong distributor Dita Tracking Center. Dita Tracking Center. Yes. Guys, dito mo mamumonitor ang lahat ng mga transaksyon
ng account mo dito sa AIM Global. Let's see ganito. Pag bumili ka ng Global Package, 6,980. Ngayon guys, meron siyang certain code. Yun yung ID number mo. Ngayon, pag in-encode natin yan, guys, bibigyan ka namin ng username at saka password. Ngayon, pag bukas mo dito, guys, kunyari, kumuha ka na ng mga tao mo, nakapag-purchase ka ng produkto, bumili ka ng panibagong produkto, nandito lahat. Makikita siya lahat kasi meron siyang, detalyado siya, very transparent. Makikita doon kung anong oras binili, anong sino ang bumili, nakikita doon. So, ngayon, ang income mo, dito mo siya makikita sa tracking center na to. Dito mo siya makikita. Ngayon, pag nakita mo, let's see, kumita ka ng 500 pesos. 500 pesos, pag click mo, kinabukasan, nandoon na siya sa ATM mo. Ganun siya kalupet. Ngayon, let's see, what if hindi ka makapag-process ng ATM? So, pwede naman check it. Okay ba yan? Pero dapat, kapag check it, dapat malapit ka sa mga branches natin all over the world. Ganun siya kaganda. And then, number 8. Yan. Guys, magkakaroon ka ng 25% to up to 50% discount sa lahat ng mga produkto natin. Ganun siya kaganda. Bakit? Sa daming produkto natin, nakita mo dito, sa harapan yan. Yung mga produkto na yan, yung mga branded and quality products natin na pinag-aralan, mga research, development, mga clinical studies, lahat. So, sobrang effective na product na yan. Kapag binenta mo yan, guys, sigurado ako, ulit ang bibili ng produkto. Bakit? Pag sito per seven, for example ito, pinatikin mo to sa isang may sakit, pag gumaling siya, guys, hindi mo nabintahan ulit kung saan mag-o-order. So, ganun siya kaganda. So, ngayon, meron kang 25% discount up to 50%. So, ibig sabihin, may income ka outright. Ano ibig sabihin ng outright? Pag bilhin mo sa office, discounted ka. Pag bininta mo, SRP. So, yung SRP, sa'yo na yun. Sa'yo na yung kita doon. Outright ang tawag doon. And then, next. Meron tayong a CardioPals check-up. Libre ito. Ano ba yung CardioPals check-up na yan? Copy muna tayo. Yeah! Ay, sarap talaga ng Leven, no? Leven copy ito. Sobrang sarap. So, alam mo guys, commercial break. Alam mo guys, yung mga vocalist, pagtapos kumanta doon sa stage, pagdating sa backstage, umiinom sila ng mainit na tubig para gaganda yung voices nila. Kaya ngayon, umiinom ako ng mainit na Leven coffee. Yun. Yeah. Oh, next. Cardio Plus Checkup. Ano ba yan? Guys, pag sinabing cardio, saan siya nakapokus? Siyempre sa heart, puso. So guys, alam mo ba na pang number 2 or number 3, killer disease? Ang puso. So may bigla na lang sobrang lakas na tao, bigla na lang natumba, atake na pala sa puso. And then according to the research, 3 of 5 people is may sakit sa puso. Kaya bilangin muna kung sino, ilan ang kayo dyan ngayon nanonood. Kung umabot kayo ng 5, nanonood dyan ngayon sa akin, ibig sabihin, 3 sa inyo may sakit sa puso. So, yung ganun kalupit. Ngayon, ang ano natin. ang tawag nito, yung diet natin, sobrang pati diet na tayo. Kaya ganun yung ratio. Ngayon, itong CardioPals check-up na to, the moment na bumili ka ng package, may kasama siya. Check-up na kung saan meron siyang device na kung saan sobrang liit lang na device na yon na kung saan para siyang stipler tapos ikagat lang dito sa dulo ng daliri mo within 3 minutes. Guys, alam na kung ano ang status ng heart mo. Kung ikaw ba ay maraming kolesterol na barana sa heart mo o ikaw ba sobrang aatakihin ka na parang may dala ka ng time bomb, so malalaman mo, paano yung may dalang time bomb? Siyempre, mayroong mga grades yan. Meron tayong excellence and then papunta sa high risk. So let's say, level 2 ka o level 3 ka, so parang medyo normal pa yon. Pero pag nag-level 4 ka, makikita sa CardioPals device, guys, sigurado ako, magpa-check up ka na. Bakit? Delikado na yan. What if mag-number 5 pa? What if nag-number 6 pa? What if nag-level 7 pa? Guys, yun yung sinasabi ko na may dala ka ng time bomb. Bakit? Almost 70% ng artery sa heart mo, guys, barado na.
So anytime, kung kahit saan ka nakaupo, sa kahit saan ka nagtatrabaho, kahit anumang oras, agad-agad pwede kang atakihin dahil high risk na siya. So kaya parang nagdadala ka na ng time bomb. Kaya pag kuha mo ng pagkis na to, agad-agad pupunta ka sa clinic natin, dyan sa third floor, sa head office, or sa lahat ng branches ng Engloba dito sa buong Pilipinas, meron po tayong 5-pass check-up na clinic. So, agad-agad, pa-check up kayo doon para malaman natin, para maiwasan yung mga stroke, mga ganun. Mga stroke, mga blah, blah, blah. Pagdating niya, whew, grabe, sobrang hirap. Na kung saan, kasama mo pa ngayon, nagkikwentuhan, nagtatawanan kayo, tapos agad-agad, lalamayan na. Ang hirap doon. Kaya guys, dapat magpa-check up agad. And then next, last. Business kit. Wow, business kit. Ano naman ang gamit ng business kit? Siyempre, negosyo tayo. Eh sabi mo nga, ayaw mong mag-join dito kasi wala kang alam sa negosyo. Tama ba? Guys, pinoprovide na namin. May business kit ka. Ano yon? Yung in-explain ko, nandito lahat. Lalo na itong mga produkto na to, nandyan lahat sa business kit. Ito yung business kit na to. Nandito lahat ng explanation ng produkto. Halimbawa, meron kang kakilala. Yung kakilala mo, guys, ipakita mo lang yan. Pag napakita mo sa kanya, automatic, makikita niya yung kagandahan ng mga produkto natin. Ngayon, kapag nakapili siya, mag-o-order na siya. Oh, ganun siya kaganda. Kaya grabe, sobrang handy po yung negosyo. Guys, ito po yung kapalit. Himay-himayin natin. Himay-himayin natin. Sa 6,980, ito yung kapalit lahat. Una, meron kang produkto, 7,000 up to 9,000 pesos. Meron kang personal accident insurance, meron kang scholarship, meron kang medical check-up, meron kang training, may video ka, ATM, may distributor tracking center ka, may discount ka 25% up to 50% sa mga produkto natin, may cardio pulse check-up ka, and meron kang business kit. Guys, ang tanong, bawi o sobrang bawi? Sobrang bawi. Sobrang bawi. Dito pa lang sa dalawa na to, products and then, scholarship, sobrang laki ng binawi mo dyan. Eh, may accident pa. Lahat. Tama? Alam mo, merong sumasali dito eh. Wala daw siyang ATM. Buhat ng mula sa pool, wala daw siyang ATM. Kasi ang hirap kaya mag-avail ng ATM sa banko. May limiting, balance yan. Tama? So, wala siyang pang, diba? Nag-member. Nung nag-member, guys, may pre-ATM. So, nag-member dahil sa ATM. Pero meron ding nag-member dito dahil sa scholarship. Pero meron din nag-member dito dahil sa mga produkto. Pero ito yung malupit, pinaka-worst talaga. Nag-member dahil sa insurance. Kaya, guys, sobrang sarap na, sobrang ganda ng negosyo natin na halagang 6,980. Tama ba? So, guys, sa sobrang ganda ng kapalit, dito palang hindi ka nalugi. Ito yung malupit. Bakit? Kahit hindi mo gagawin ang negosyo, sa'yo na yan. Bakit? Sabi pa nga, binili mo na yan eh. Sa'yo na yan. So, uuwi ka sa bahay mo, maghukbong ka ng 3 taon doon sa bahay mo, at biglang mag-aral yung anak mo pala, ika-4 na taon, guys, pwede mo siyang magamit. So, meaning, kahit hindi mo gagawin ang negosyo, guys, iyong iyo ito lahat. At anytime, pwede mong balikan. Let's say, nag-member ka ngayon, busy ka, okay lang. Next year, pag hindi ka busy, balikan mo na lang. Tama ba? Ganun siya kaganda. Kasi nga, wala namang kuta to para maka-bill mo. Ang requirements lang, bilhin mo at sa'yo na to. Ganun siya kaganda. Maliwanag kung sobrang liwanag. Maliwanag, tama ba? So ngayon, syempre, dahil bonus to, may matinding bonus pa dyan. Ano? Negosyo. Business. So itong business, option na lang to. Option na lang to sa mag-member. Kung gagawin niya ang business o hindi. Ganun siya kaganda. So, kung hindi niya gagawin ang business side, okay lang. Kasi meron naman talagang bibili na as customer lang. Pero kapag gagawin niya ang business side, kasi gusto niyang mabago ang buhay niya, ito na yun. I-explain ko. Kaya, watch and learn. Kaya, inom na tayo ng kape. Yes. Sarap talaga ng living coffee, ano? Dapat next time, kung ikaw nanonood sa video na to, wag na wag kang papayag na hindi ka makabili ng living coffee. Guys, sigurado, makakalimutan mo talaga ang Starbucks dito. Sobrang sarap. Sobrang sarap. Bakit? Lasang? Yeah, alam mo na, Starbucks. Ganun siya kasarap. Kaso nga lang, walang gula. Starbucks? Di ba? Sarap kasi ang gula talaga sa Starbucks. Pero ito, walang gula. So meron, negosyo tayo, negosyo tayo. Wake up! Kung meron kang kasama dyan,
kung meron kang kapabidan, gisingin mo, tapikin mo, alugin mo, sikuhin mo, tadyakan mo, wag lang sa nguso, para hindi makatulog. Sabihin mo, magninegosyo na daw, sabi ni Joel, sabihin mo. Sabihin mo, si Joel, magninegosyo na daw, i-explain na ang negosyo. Kaya, tutok na. Yan. Paano ka makikita sa negosyo na to? Kasi kung nabanggit ko guys, ang kumpanya nakapag-create ng more than 5,000 millionaires in 11 years time. So guys, ito na yon. Dito na yon. Kaya inhale, exhale. Ako pala yung kinabahan mo. Inhale, exhale. Guys, ito na. 6,980. Guys, pwede kang kumita ng 20,000 pesos per day. Yan, 20,000 pesos per day. Ganun kalaki ang pwede mong kitain. Nasaan ka nakahanap ng negosyo? Nakikita ka na ganito kalaki. At ganito kalaki at ganito kaliit ang ilalabas mo. Di ba dito lang sa M-Global? Kahit maghanap ka, tama ba? Kaya guys, pakinggan mo to. Paano ka kikita ng 20,000 pesos every day sa negosyo namin? Kaya dapat gumising ka, titigan mo, pakinggan mo, namnamin mo ang i-explain ko ngayon. Number one! Meron tayong number one na kitaan. Ang tinatawag na, yeah, ang tinatawag na discount. 25% kanina, up to 50%. Discount ang mga products sa atin. Yan. Number one, pwede kang kumita. Yung sinabi kong outright, may ipaliwanag ko na. Kaya next. Number two, pwede kang kumita ng direct referral bonus. Ano lang, yung direct referral bonus, let's say nakapag-refer, nag-member ka na, at nakapag-refer ka, na kung saan yung na-refer mo, nagustuhan pala ang scholarship, nagustuhan pala ang medical check-up, nagustuhan pala ang ATM, nagustuhan pala dahil may training, nagustuhan pala ang produkto, agad-agad, bumili siya ng package na 6,980. Guys, may bonus ka. 500 pesos. Yan. So, may income ka 500 pesos. Guys, unlimited to. Bakit? Paano ba magiging unlimited yan? Imbitahan mo lahat ng key ng buhay mo. Ano yon? Kakilala. Kapatid. Kaibigan. Kabit. Ano joke? Kaibigan. Ano ba? Mga katungits, oh, tama ba? Lahat ng mga key sa buhay mo, imbitahan mo. Guys, ngayon, kapag nagustuhan ang negosyo, ito lahat, bumili ng package. Let's see, 10 sila. Yan, 10 sila. Guys, times 500. May income ka na 5,000. Wow, ganun siya kalupit. Dito pa lang ha, sa pangalawa pa lang yan. Laki ng kinita mo kapag marami kang ma-invite. Tama? So guys, ito na yung kasunod. Dito ako pipre ng konti kasi gusto ko na himay-himayin ko to at maiintindihan mo kasi dito kasi talaga yung maraming distributor ng M-Global na kung saan ginawa ng seryoso ang negosyo. Guys, ano yung number 3? Mat sales bonus. Yan, SMB. MSB. Mat sales bonus. Ano yan? 1,000 pesos. Yan. So, ibig sabihin yan, aside from 500, may income ka na mat sales bonus na 1,000 pesos. Ngayon, paano ba yan? Paano ba yan? Siyempre guys, tumitig ka. Ito yun. Meron tayong system dito na susundin. Pag-isabi, system. Yan. Ang system dito kasi, dalawa. May tinatawag na binary. Yan. Binary, and number 2 is duplication. Yan. Paano ba yan? So, ito lang system na to. Ang susundin mo, pwede kang kumita ng 20,000 pesos per day. So, ngayon, paano ba yan? Ito siya. Ano ba yung system na yan? So, i-illustrate natin for diagram or explanation purposes. Scenario, ito po siya. Let's say nakapag-avail ka ng package na 6,980. Siyempre, kung nabanggit ko sa iyo kanina na meron kang tinatawag na DTC, Distributor Platform,
tracking center, magkakaroon ka ng username at saka ID. At encoded ka na sa system ng AIM Global. Ganyan siya kaganda. Ngayon, kapag encoded ka na, magkakaroon ka ngayon ng posisyon. Yan, accounts. Itong accounts mo, ikaw to. Ikaw to, sa account na to. Ngayon, kapag na-encode ka na dito, this is you. Yan. Ang sabi ng system na to na match sales bonus, according to the system is binary. Pag sinabing binary, means by, dalawa. Di ba? Dalawa. And then meron pa, ano pang formula nitong binary na to? Formula is one left. Yan, one left plus one right equals 1,000 pesos. Yan. Ito yung formula niya. Okay? So, ngayon, sundan mo para maihindahan mo. Ikaw to, pumasok ka na sa sistema. Nung pumasok ka sa sistema, na-refer mo ang lahat ng kakilala mo na pinamit ko kanina. Guys, let's say, mayroon kang kakilala si person, si Apple. Yan. Kilala mo si Apple, naimbitahan mo. Ngayon, hindi naman ikaw nag-explain bakit pinanood mo lang ulit sa kanya ang live video na to. So, hindi siya hassle kasi ishare mo lang doon sa kakilala mo ang video na to, automatic, maintindihan niya na ang negosyo. Ganun siya kalupet. Ngayon, dahil bumili ng package si Apple, guys, 6,980. Guys, automatic, meron kang direct referral bonus na 500 pesos. So, ganyan siya kaganda. So, 500 pesos is sobrang laki. Yes, sobrang laki. Bakit? Magkano ba minimum ngayon sa Pilipinas? 481. Kaya ngayon, lumampas pa. Naka-invite ka lang ng isang tao na nag-join sa'yo. Sobrang laki. Tama ba? Ngayon, na-invite si person B, si Boy. Yan. Naka-invite ka ulit yung kaibigan mo, si Boy. Ngayon, si Boy. Guys, nagustuhan din ang package. Nagustuhan ang lahat ng laman ng global package. Pati yung aksidente, pinagnanasahan. Kaya guys, dahil bumili siya, nagbayad, guys, automatic, meron kang 500 pesos ulit. So, imaginin mo, sa dalawang tao na na-invite mo, meron ka ng 1,000 pesos. Klaro? Klaro. Di ba? Kasi unlimited siya. Tama? Unlimited siya. Ngayon, ang sabi dito sa number 3, sa match sales bonus, ang sabi ng system, kapag may isa ka sa left at may isa ka sa right, may income kang 1,000 pesos. So, meaning, ang tanong ko sa'yo, ito yung left mo, ito yung right mo. Si person A, nakaposisyon sa left side mo, nakita ng computer, nakita ng system natin, guys, automatically, magkaroon siya ng points. Right? And then, si person B, nakita na naman ang system na nasa right. Kaya automatic, kikita ka ng 1,000 pesos. Yan. So, ganun yung illustrate niya. Ito yung system. Kapag may isa ka sa left, may isa ka sa right, may kita kang 1,000. Maganda, sobrang ganda. Sobrang ganda. Alam mo bakit? Kumita ka lang ng 500 sa dalawa na yan. So, meaning, itong 1,000 pesos na ito, guys, bonus mo na lang yan. Yun yung tinatawag na indirect sales. Ganyan siya kaganda. Ibig sabihin, kumita ka na wala ka ka-effort na kasi bonus na lang siya. Okay ba yun? Ngayon, nandito na yung system. Ang talong, nagawa mo na yung system na sinabi ko. Number one, binary. Ano yung next mong gawin? Di ba? Kasi nagawa ko na ang binary, nandun tayo sa duplication. Duplication tayo. Ano yun? So, pag sinabing duplication, guys, ang tanong, ano ba yung ginawa mo? Bakit kumita ka ng 500 at saka 1,000? Ang total is 2,000. Bakit kumita ka? Because, ginawa mo ang system, number one, tama ba? Ginawa mo siya, kaya kumita ka. Ngayon, anong gagawin mo? I-duplicate. Anong duplicate? Yung alam mo. Ang alam mo. Guys, ituro mo kay Apple at kay Boy. Ang tawag doon, duplication. Klaro. From the word duplication, guys, napamilyar ba kayo sa susi? Ang susi ng sasakyan, eh. Hindi pwede, lalo ng mga magnetic ngayon, eh. Pero ang ibang sasakyan, pwede. Pero sa bahay,
Di ba? Sa bahay, kapag ang susi na original i-duplicate, kahit mawala yung original, mabubuksan mo pa rin ang pinto. Bakit? Duplicate siya. Ibig sabihin, kopyang kopya. So, ganun ang duplication. Ito yung malupit. Paano ba yan? Siyempre, para ma-duplicate ka dito sa dalawa na to, guys, ituro mo yung tinuro ko sa'yo. Ituro mo ang tinuro ko sa'yo. Ang ano ba yung tinuro ko sa'yo? Ang itinuro ko sa'yo, ang sistema number one, binary. Kapag naituro ko to sa kanya, automatic, kikita siya. Kasi nung natutunan mo ang sistema na to, kumita ka. So meaning, kapag itinuro ko to sa kanya, kikita din siya. Tama ba? Ganun siya kaganda. Ngayon, naturo mo sa kanya, sabi mo, Apple, imitahin mo ang lahat ng key mo. Key system ng buhay mo, kakilala. Kaibigan, kamag-anak, lahat ng key sa buhay mo, katrabaho, lahat, imbitahin mo. Ipakita natin ang negosyo sa kanila. Kapag magustuhan nila, Apple, siguradong-sigurado ako, kikita ka. So, ganun yung mga sasabihin mo ngayon kay Apple. Ngayon, si Apple, talaga totoo. Paano ba yan? Gaano ba kasiguro? Nakikita ako dyan. Yun yung talong ni Apple, sabihin mo, Apple, nangyari sa akin. Kumita na ako ng 2,000 dahil sa sistema na to. Kaya gagawin mo para kikita ka din. Ngayon, ito yung malupit. Ito yung malupit. Ginawa ni Apple. Nag-invite. Sino si Juan? O, di ba? Nag-invite si Apple. Sino ang kumita? Siyempre may direct referral. Kumita si Apple ng 500. Katulad mo. Ikaw kumita nung kay A, si Apple kumita kay Juan. Ito yung malupit. Na-invite ni Apple si 2. Nung na-invite ni Apple si 2, may income din si Apple ulit 500. Tama, tama, tama. Tama. May income siya 500. So, 1,000 na. Ibig sabihin, nagawa ni Apple kaagad. Sobrang ganda ng sistema. Tama ba? Ito yung malupit. Dahil meron tayong access bonus na kita ng computer sa left at sa right ni Apple. Ang sabi ng system, kapag may isa ka sa left, may isa sa right, may income kang 1,000. So, automatically, si Apple dahil nagawa niya yung system number 1 na to, may income din si Apple na 1,000 pesos. Yes. So, ganun siya kaganda. Ito yung malupit. Ang tanong ko sa'yo, naduplicate ka na ba? Yes, naduplicate ka kay Apple. Bakit ka naduplicate kay Apple? Siyempre, ikaw kumita ng 2,000. Si Apple kumita na rin ng 2,000. So, ibig sabihin, kopyang kopya. Tama ba? Ganun siya kaganda. Ito yung malupit. Maituro mo kay Apple ngayon. Imposible din hindi mo maturo kay Boy. Tuturoan mo din si Boy. Anong ituro mo ka, Boy? Siyempre lang, kung anong tinuro mo kay Apple, ano yung tinuro ko sa'yo sa napanood ko sa system sa live video na to, kasi yun din yung ituturo mo ulit kay Boy. Kumuha din si Boy na si number 3. Nakuha niya, may 500 pesos din si Boy. Ito yung malupit. Nagiging si Boy. Kumuha din ulit. Number 4. Guys, kumita din si Boy ng 500 pesos. Ito yung malupit. Ang sabi ng system, kapag may isa ka sa life, may isa sa life, may income ang 1,000. Yes! Yes! Kaya tingnan mo to. Guys, kumita ka ng 1,000, ang tanong, itong mga invite mo, masaya ba? Yes! Sobrang saya. Kumita sila katulad mo. Hindi mo sila niloko. Tama ba? Bakit ang system na to is proven and tested? Kapag ginawa mo itong sinabi ko, binary, guys, kikita ka talaga ng limpak-limpak dito. Kaya ayan, nakuha na. May tanong ako. Si Juan, ikaw pa ba nag-invite? Hindi na. Si To, ikaw pa ba nag-invite? Hindi na. Si Tri, ikaw pa ba nag-invite? Hindi na rin. Si Paul, ikaw pa nag-invite? Hindi na rin. Ang nag-invite sa mga yan, si Apple at saka si Boy, ang tanong, kikita ka pa ba? Yun yung tanong. Ang sagot, yes! Bakit? Kasi may system tayo eh. Ulitin ko ang system natin, nababasa niya up to infinity. Makikita niya lahat. Kung anong oras pumasok, anong araw, makikita niya. Anong taon, anong buwan, makikita niya. Kaya ngayon, paano ba yan? Bakit ka kikita? Siyempre, ang sabi ng system ulit, uulitin ko yung system. Uulit-ulitin ko ang system. Kapag may isa ka sa left, may isa sa right, may income kang 1,000 pesos. Ganun siya kaganda. Ngayon, ilang tao ang nasa left side mo? Ikaw to. Ilang tao ang nasa left side mo? May 2 tao ka. Yes, 2 tao. Tama? Ngayon, dito sa right side mo, 2 din. Ibig sabihin, may 2, 1,000 ka.
So ang income mo additional 2,000. Yan. So ngayon ang income mo sa structure na to, may income ka ng 4,000 pesos. Ganun siya kaganda. Ito yung malupit. Jejuwin, ang ganda talaga. Kahit paano naman tayo kikita ng 20,000? Bakit 20,000 lang? What if marami mag-i-invite dyan? Siyempre naman, walang limit to. Kung sino yung nag-i-invite, pag makita ng system na may isa sa left, may isa sa right, may 1,000 ka. Let's say ito nakapag-invite, isa, ito isa, ito isa, ito isa. Babasahin ka agad ng computer to. Babasahin ka agad ng system. Kapag may isa sa left, may isa sa right, mayroon kang 1,000. Ganun siya kaganda. Eh ngayon, sobrang dami na. Di na mapipigilan. Alam mo bakit? Kasi lahat nag-invite at lahat gustong kumita. Ngayon, umabot ka na dito sa safety net na to. Ito yung safety net ng company. Paano ba yan? Ang sabi ng company, para kikita din sila, dapat may safety net, may hangganan ang kikitain mo sa isang araw. Take note, may hangganan ang kikitain mo sa isang araw. Uulitin ko, may hangganan ang kikitain mo sa isang araw. Hindi ko sinasabing may hangganan ang kikitain mo, kundi may hangganan sa isang araw. Ngayon, paano ba yan? Kailangan 20,000 lang. Paano ba yan? Siyempre, itong mga to, nag-invite, posible? Nag-invite. Ngayong araw na to, may pumasok dito sa left side mo. Meron tayong tinatawag na EM at saka PM. Yan, EM. Umaga. May pumasok sa left side mo, 10. Dito sa right side mo, 10 din. Ngayon, bibilangin ang computer kaagad. Bibilangin ngayon ang system. Mabilis pagbilang to. Pag nabilang na yan, automatic, may income ka kaagad, 10,000. Ganun siya kaagad. So, ibig sabihin, dalawang bisis ka palang kumita dito sa isang araw. Pwede kumita ka sa umaga, kumita ka sa gabi. Kaya kapag may nagtatanong sa'yo, magkano na kinikita mo sa Englobal, sabihin mo, anong cycle? Umaga, gabi. Di ba? Ngayon siya kaganda. Bakit? Kasi meron tayong PM cycle. Ano yung PM cycle? Siyempre, itong sampo na pumasok ngayon, pwedeng mag-invite ka agad? Yes, pwede. E itong mga existing mo mag-invite? Yes, pwede. Ngayon, sila ngayon, sa hapon, nakapag-invite ulit sila sampo. Yan, sampo. Ito yung kabila, ganun din nakapag-invite sampo. Yan. Ngayon, babasahin ng system. Ang sabi ng system, pag may isa ka sa left, may isa ka sa right, may 1,000 ka. Ito yung malupit. May sampo ka sa left, may sampo ka sa right. Ibig sabihin, may 10,000 ka. Tama? So, 10,000 sa umaga, and then 10,000 sa gabi, so, pasok ang 20,000 a day. Ito na yun. Yes! Kaya siya kaganda. Maliwanag o sobrang liwanag. Siguro naman malinaw pa. Sa ano, malinaw pa sa umaga, alas 7. Tama ba? Sobrang linaw. Ngayon, yes, ito po yung system na tumatakbo ngayon sa AIM Global. Yan siya kaganda. And then next, meron pang iba dyan. Marami pa. Bakit? Kung dito, gusto mo nang umaman, guys, meron pang panibagong kitaan. Ano ba yun? Meron tayong tinagdag. Ang tinatawag doon sa, ano natin, is Uni Level. Number 4. Uni. Yan. Pag sinabing Uni, single line. Level. Yan. Pag sinabing Uni. Ngayon, syempre, may mga question dyan. Ano yung mga question? Siguro pwedeng burahin na to. Burahin ko na lang to para mag-umpisa ako sa maayos. Yan. Yan. Yun, no? Okay, ito na yun. Yun na level. Ano yun? Ito yung pang-apat. Yan, yun eh. Level, yan. Yung sabihin, single line. Kasi maraming nagtatanong. Maraming nagtatanong dito. Kung saan, what if kung isa lang ang ma-invite? Okay, kung isa lang ma-invite mo, walang problema, kikita ka pa rin. Bakit? Itong dalawa, si E, si Apple at saka si Boy, ang tawag dyan sa'yo is first level. Ngayon, pag first level siya, ibig sabihin dyan siya sa'yo nakakonect. Ikaw ang nag-invite. Pag second level, hindi ikaw ang nag-invite, kundi yung taong naka-invite
sa kanila. Ganon siya kaganda. Paano ba yun? Ito yung senaryo. Ikaw, Tom, wala namang limit eh. Walang limit kung ilang tao imbitahin mo. Ito, Tom, yan. Yan. Ngayon, sa Union 11, ikaw, Tom, nakapag-invite ka na 10. Yan. Itong 10 invite mo. Regardless kung saan sila nakalagay. Paano yun? Ikaw to, na-invite ko yung dalawa. Siyempre, itong iba, hindi mo naman pwedeng ilagay dito. Tama? Hindi mo siya pwedeng ilagay dito. Bakit? Kasi pag nilagay mo dito, namukha na yan, ano, halimaw. Kaya ang gagawin, kasi sabi ng system, left and right lang tayo. Ngayon, ito yung system. Halimbawa, naka-invite ka ng 10. Ang 10 mo, dito mo na ilagay sa mga tao mo sa ilalim. Spillover yun, ang tawag doon. Pag na-spillover mo dito, so ibig sabihin, ang layo na hindi sa'yo nakakunik direkta. Pero ito ang nag-invite. Ang tawag doon, direct. So direct, so ibig sabihin, first level. So lahat ng taong na-invite mo, yan yung first level mo, ito yung malupit. May income ka na 10% sa kanila. Sa lahat ng mga produkto na binibili nila, may income ka na 10%. Ganun siya kaganda. For example, sa isang 0-4-7, ang rebates nito, may rebates to, ang rebates nito is 220 rebates. So, sa 5% ng 220 rebates, so, ano siya, 22 pesos. So, sa isang, itong isang direct mo, nakapagbenta ng isang 0-4-7, meron kang rebates na 220, 5%, 22 pesos, so may income ka 22 pesos, eh ngayon 10% to. So ibig sabihin, 44 pesos ang income mo kapag direct mo. Ganun siya kaganda. Eh what if itong lahat bumili ngayong araw? So ibig sabihin yan, kikita ka na sobra-sobra talaga kasi sa sobrang daming produkto. Ganun siya kaganda. Ngayon, ano naman ang tawag dito sa mga na-invite nitong mga to sa first level mo? Ang tawag doon is second level. Ang ito naka-invite sa level mo, yan, nagdobli na ang tao dito. Habang dumalalim, dumadami ang tao. Ang tawag second level. Ngayon, second level, may income ka na 5%. Ganun siya kaganda. So, sa 5% na income mo, sa sobrang daming binili, guys, ito yung malupit, tindahan. Now, wala kang accounting, wala kang tao na binabayaran, hindi ka nagbenta, hindi ikaw nag-deliver, pero kumikita ka. Yes. Ganun siya kaganda. So, ibig sabihin, itong mga tao na to, namili na maraming produkto, kahit anong produkto binili nila, may income ka na 5% sa kanila. Ganun siya kaganda. Kaya, ang limit nito is up to 10th level. 10th level, hanggang 10th level, 5% ka. From second level up to 10th level, 5%. Ganun siya kaganda. Eh, what if ang 7th, 8th, 19 mo, hindi bumili ng produkto. Okay lang yun. Mayroong tinatawag na dynamic compression. Anong ibig sabihin nun? Kapag hindi mo namili yung isang level, so automatic, papalit yung 11, 12, 13 as a level doon sa structure mo. Ganon siya kaganda. Guys, ito ang kinikita nito. Hindi bababa sa 80,000. Kapag ma-maximize ang income ng yun level, in just one month, hindi bababa sa 80,000 ang kinikita sa isang buwan, sa yun level pa lang. Ngayon, ano yung next? Meron pa. Ito yung sobrang nakaka-excite. Yan, magbura muna tayo. Ito naman siya, posisyon. Pag sinabing posisyon, pag nag-join ka dito, pag lumalaki ang network mo, lumalaki ang posisyon mo. Kapag lumalaki ang posisyon, lumalaki ang income. Ganun siya kaganda. Paano yun? Meron tayo tinatawag na stair step. Number 5, stair step. Yan, stair step. Paano ba yun? Mag-umpisa sa rank. Pinakamababa, paano yun? Pag bumili ka ng package, ang tawag sa distributor. Ngayon, kapag ka, nagkaroon ka ng posisyon, pang tawag, silver executive, SE. And then next is gold executive. And then next is global ambassador, GA. And then next, ruby.
And next, Diamond Global Ambassador. So, ibig sabihin nito, ito yung pinaka-highest position. Diamond Global, Diamond Ambassador. So, ngayon, paano ba yan? Siyempre, ikaw, yung mga invite mo, bumili ng produkto, ang lahat ng produkto may points. Kapag may points siya, ma-accumulate siya ng up to 10%. No, 10%, automatic, nagiging is ika. 10 points. Ayan, 10 points, sorry. 10 points. Kapag ang lahat na to bumili ng produkto, yung other sa'yo, kapag naka-accumulate ng 10 points, automatic silver ka. Ngayon, kapag silver ka na, ang malupit nito, may income kang 10% sa lahat ng produktong ginagamit nila. So, additional income na to. So, dito, guys, grabe. Kung yayaman ka sa unang in-explain ko, dito, yayaman ka ng bonggang-bongga. Dito, guys, magiging nuknukang yaman ka kapag na-reach mo na ang posisyon na yan, sa tuktok na yan. Paano ba yun? Ngayon, dahil SE ka na, ang next position mo is GE. Kapag naka-accumulate ka ng 100 points, yung 100 points na yun, automatic aakyat ang position mo as gold executive. Ngayon, may income kang 20% sa lahat ng produktong binibili ng buong grupo mo. So, ibig sabihin yan, bawat anak ng posisyon, lumalaki ang komisyon. Ganun siya kaganda. Ito yung malupit. Pag umabot ng 1,000 points, ang produktong binibili ng buong network mo, buong grupo mo, binibili mo at binibili ng buong grupo mo, umabot ng 1,000 points, ang position mo maging global ambassador ka. Which is yun yung position ko ngayon. Global ambassador. Yes! Ngayon, ang malupit. Kasi, tumaas ang posisyon, tumaas ang komisyon, nagiging 30%. So, imagine mo, 30%. Tama? Ngayon, kapag ma-reach mo ang ruby, kapag na-reach mo siya, mag-additional income ka, paano ba siya magiging ruby? So, hindi na siya by points. Hindi na siya by points ang bibilangin. Ano ba yun? GE by GE. Ano ba yun? Ito siya. Another basic example. Ikaw to. Yan. Maliwanag? Ikaw to. Guys, kailangan mo lang magkapag-create ng 5 global ambassador. Paano yan? Ang direct mo na to, itong mga direct mo, dapat mag-goal mo na magkapag-create ka ng 5 sa kanila na magiging global ambassador. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, na-create mo ang 5 global ambassador. Automatic, congratulations, ruby ka na. Yes! Dahil ruby ka na. Guys, sobrang lupit. Kung sa global ambassador, 30%, dito, 35%. O, diba? Sa lahat ng produkto na binibili, doon sa grupo mo na to, entire organization, guys, meron ka ng 35%. Ganyan siya kaganda. So, ngayon, next tip. Sa Diamond Global Ambassador, ano naman yun? Ikaw, ruby ka na. Nakapag-create ka na ng 5 na Global Ambassador. Anong gagawin mo para magiging diamond ka? Simple-simple lang. Ang gagawin mo, dagdagan mo lang ng 3 ang Global Ambassador na na-create mo. Kapag nadagdagan mo at nagiging 8. Okay. 6, 7, 8. Guys, congratulations. Diamond Global Ambassador, Diamond Ambassador ka na. Ito yung malupit. Yan yung posisyon ngayon ng top 1 worldwide na nagmi-mentor sa lahat ng taga JLM Project. Apply Joseph Ling. Yes. Ngayon, guys, kikilabutan ka. Bakit? Ito kasi, itong posisyon na to, wala ka nang ginagawa. Paano walang ginagawa? Even nagbabakasyon ka. Kumikita ka. Grabe. Yahoo! Ang tindahan mo bukas 24 hours. Ganun siya kaganda. Bakit? Punta ka ng Boracay. Do you think makapagbenta ka doon? Lahat doon nagbigimik lang. Tama ba? Pero guys, dahil ang entire organization mo, nabili ng produkto, hindi mo alam kung kailan, anong oras, kung saan nila binili, maging sa ibang bansa sila bumili. Guys, naka-report yan sa DTC mo. Nung na-report sa DTC mo, napilang yan at nag-accumulate na points. Yung points nagiging pera. Kaya ito na yan.
kikita ka. Yeah. Nakakilabot. Kinikilabutan ako. Alam mo bakit? Bakit? Itong position ko na to as a global ambassador. Guys, wala akong ginagawa. Matulog ako sa bahay, magbabakasyon ako, gagala ako, gigimik ako. Guys, ang income ko dito, kasama yung Unilevel, guys, 60,000 isang buwan. Ayan! Guys, 60,000 isang buwan. Matulog man ako, gumising, mag-sports, gumimik. May 60,000 ako isang buwan. Bakit? Itong position pa lang na to, wala akong ni-recruit, wala akong binit ang produkto. Guys, everyday, kumikita yan ng 2,000 pesos. Ganun siya kaganda. Eh, ang question is, guys, global ambassador pa lang ang pinag-uusapan natin. Tama, global ambassador pa lang pinag-uusapan natin. What if mag-ruby ka? Sino yung mga ruby? At what if mag-diamond ambassador ka? Na kung saan yung... Si Aplen Joseph, nabaliw ako nung unang araw na inopen ang ambasador, ano na to, posisyon na to, Diamond Ambassador. Guys, nakakalula. Bakit? Isang oras niya, 2,000 pesos, kilita. Power. Sabi niya sa amin, kayo na bahala mag-compute. Ako naman, kinumpute ko. Ako yung nabaliw. Bakit isang oras, 2,000 pesos, ilang oras tayo sa isang araw? 24 hours. So, 60. 60,000 na 48,000. Tama? 48,000 ang kinikita ni Aptain Joseph sa isang araw. Tama, ganun siya kaganda. Isa-isang buwan, 1.4 million. Grabe, guys. Walang binintang produkto. Even walang package na binili. Walang 6-time eating na benta. Bumili lang lahat ng mga produkto na to. Kahit nagbabakasyon, natulog, nag-enjoy, nag-coach sa lahat ng mga grupo under sa organization niya, guys, kumikita ng 1.5 million sa position niya. Ganun siya kaganda. Kaya, guys, panggigilan niyo na. Panggigilan niyo na. Alright, guys, tapos na po ako. Yes. Thank you so much. Thank you so much. Alam ko na mayroon kayong mga katanungan kung paano umpisaan ang negosyo na to. Guys, ako naman, grabe, nung nag-start ako sa negosyo na to, alam ko naman na lucrative talaga. Kasi sa sobrang ganda nito, kikita ka sa binary, yung tinatawag ko kanina ng system. Yung system kanina na sinabi ko, kikita ka, anong kikita ka sa yung level at saka stair step. Sobra, alam ko na gustuhan ko na. Pero ngayon, babalik tayo dito. Babalik tayo dito. Para kitain mo to, dapat bumili ka ng global package. Ay, jubilee! Ayan tayo eh. Gusto ko ang negosyo. Kaya lang wala akong pambili. Ayan, patay tayo dyan. Pareho tayo problema. Kasi, mind you guys, isa na pong security guard sa building na to. Ito ha, pakita ko lang sa inyo ang illustration ha. Pakita ko lang sa inyo, personal ko to ha. Para at least, magkakaroon ka ng idea kung paano ako nag-umpisa. Okay ba yan? Okay yun. Okay yun, kasi baka nagtataka ka kung bakit ko narating to. Guys, isa akong security guard. Ang sahod ko is 9,000 pesos. Isang buwan. Ito yung malupit. Bawasan pa ng tax yan. 10%. So, ibig sabihin, 900 ang bawas dyan. So, ang neto ko, 800. 1,900. Yan yung neto ko. Ito yung malupit. Ang upa ko po ng bahay ko doon sa squatters area sa May Quezon Avenue sa likod ng Trinuma is 2,500. So, 2,500. Yan. 2,500. So, 8,000 minus 2,500. Ang hirap kong cutin. Diba? So, 5,700 na lang ang natira dito. Tama? 5,700. Ito yung malupit. Pamasahian ko pa yan. Umaga at saka gabi. Pauwi doon sa boarding house. Ang total nun sa isang buwan is 1,000 pesos. So, minus 1,000 pesos pa yan. O, imaginein mo. Magkano na lang yan? 4,700. Yan yung natirang pera. Tama? Ayun siya malupit. Kikilabutan ka. Ako kakain? Yes, kakain po ako. Pag kumain ako, gagastos? Yes, gagastos ako. Ilang beses ako kakain? Tatlo, umaga, tanghali, gabi. Ito yung malupit. Sa umaga, tipid, 50 pesos. Sa tanghali, tipid, 50 pesos. Sa hapunan, tipid, 50 pesos. Total, 150 sa isang araw. Walang absent yun. So, meaning, times 30 days. Kain ko pa lang 4,500 na sa isang buwan. Guys,
minus pagkain. Magkano ang natira? Guys, 200 pesos na lang. 200 pesos na lang. Tama? Kaya, 200 pesos. Kaya, ayan, sobrang tipid. Kaya nung nakita ko ang negosyo na to, guys, wala akong pera katulad mo din. Nandilim din ang paningin ko. Ganun siya kaganda. Pero dahil sa gustong-gusto kong magbago ang buhay ko, dahil sa sobrang ganda ng pinakita sa akin na sistema ng A-Global, guys, hindi po ako nagpatumpik-tumpik pa. Guys, meron kayong iiwasan. Kasi ito yung iniwasan ko nung nakita ko ang negosyo na to. Ano yun? Number one, guys, huwag na huwag mong gagawin. Totoo, meron kang huwag talagang gagawin. Kasi kung yun ang ginawa ko, katulad ng iba na kasabay kong naimbitahan, ginawa nila, hindi sila nakapag-join, hindi nagbagong buhay nila. Kaya ano yun? Number one, ito huwag mong gawin. Pag-iisipan. Huwag na huwag mong gagawin. Bakit? Guys, 11 years na ang kumpanya. Ano bang pag-iisipan mo dito? Tama? Huwag mo na pag-iisipan pa. Sobrang dami ng yumaman. Ba't ka pa mag-iisip? Sumabay ka na lang. Guys, ang pera mong 6,980, hindi kailangan ng A-Global yan sa ngayon na to. Ikaw ang nangangailangan ng sistema ng A-Global. Kaya huwag ka nang mag-isip pa. Kung gusto mo talaga, pwede mong isearch sa Google kung ano ang A-Global. Tama? Pangalawa, huwag na huwag mong gawin. Huwag na huwag mong gawin. Ito. Pag. Grabe talaga itong pag na to eh. Pag-iipunan. Yes, alam ko guys, sabi mo ang ganda ng negosyo, pag-iipunan ko muna. Guys, sabi ko nga, huwag na huwag mong gawin. Bakit? Ang tanong, ilang taon ka na sa pagtatrabaho mo? Ang tanong, may ipon ka ba? Gusto mo compute natin? Ito yon, ito yon. Tingnan mo. Bagura na naman tayo. Yan. Bakit huwag na huwag mong pag-iipunan? Bakit huwag na huwag mong pag-iipunan? Ito. Ano tayo ngayon? 2017. Tama? 2017. Ito yung present mo. Wala kang pera. Wala kang 6,980. Ano 5 years ago? Ano meron? 2013. Yes, 2013. 5 years ago. Guys, 5 years ago ba, problema mo ba pera? Yes. Yes, problema mo pera. Imaginin mo guys, 5 years na ang nakalipas, wala ka pa rin pera. Kaya wala kang reason na mag-ipon. Kasi 5 years wala kang naipon. Tama? 5 years wala kang naipon. Ngayon, paano ba yan? Paano ba yan? I-diagnose natin. I-diagnose natin kung bakit wala kang pera mula nung 5 years ago hanggang ngayon. Paano ba yan? Simpleng-simple lang. Simpleng-simple lang. Kasi wala kang binago sa ginagawa mo. Yun yung totoo. Kung ano ang ginagawa mo noong 2013, yun. At yun pa rin ang ginagawa mo until ngayon. Kaya, wala kang pera dito, after 5 years, wala ka pa rin pera. Tama. Ito yung malupit. Mag-ipon ka. Magbilang ka ulit ng 5 years. 2022. Yes, 2022. Ituloy-tuloy mo yung ginagawa mo ngayon. Mula noong 2013-2017, ituloy mo 2017. Sigurado ako problema mo pera pa rin. Yun yung totoo. Ngayon, kapag ganyan problema, ano ang maipon mo? Wala! Nga! So, ibig sabihin, alam mo na ang mangyayari sa'yo ngayong 5 years. After 5 years, alam mo na mangyayari sa'yo. Kaya wag na wag mo nang pag-iipunan pa. Tama ba? Ito yung malupit. Anong gagawin mo? Ngayon, simple lang. Ito yung gagawin mo. Guys, gumising ka. Tapikin mo yung, sabihin mo, gumising ka na. Ganunin mo. Para at least matauhan ka. Kapag may kasama ka dyan, sipuhin mo, sabihin mo, ito na daw ang gagawin. Para umaman tayo at magbago ang buhay natin after 5 years. Sabihin mo si Jewel, ituturo niya na. Sabihin mo na. Ito na. Ito yung gagawin mo. Itong dalawa. Itong una, pag-iisipan, huwag mong gawin. Pag-dalawa, pag-iipunan, huwag mong gawin. Itong pangatlo, recommended. Check, big check. Ano yun?
gumawa ka ng paraan. Yan! Gumawa ka ng paraan, bro! Bis, gumawa ka ng paraan! Yes, Bes. Yes! Di ba? Ngayon, pag gumawa ka ng paraan, ano ba yan? Siyempre! Wala, alam mo lang, wala kang maipon, wala kang resipo, puro ka ng resipo, gagawa ka na ng paraan. Kapag sinabi mo ngayon sa akin na wala kang pera kahit sunugin ka, hindi ka maaamoy barya, maniniwala ako sa'yo, kaibigan. Maniniwala ako sa'yo. Pero kapag sinabi mo ngayon sa akin na wala kang diskarte, kaibigan, hindi na ako maniniwala sa'yo. Yun yung totoo. Kasi ang tao, kapag ginusto, gagawan at gagawan ng paraan. Tama ba? Gagawan at gagawan ng paraan. Yun yung totoo. Ngayon guys, makagawa ka ng paraan. At ano ba yung paraan na ginawa ko? Dahil wala akong pera. Ubos, tama ba? Simple lang. Pumunta ko ng London. Grabe no, wala pera. Pumunta ng London. Doon. Dito. London. London. Yan. Pumunta ako sa agency. Nung pumunta ako sa agency, guys, nangutang ko ako doon. Sabi ko po sa agency, sir, kailangan ko po emergency. Guys, pag gumawa ka ng paraan pala, kailangan isip mo as emergency. Kasi kapag hindi mo isip as emergency, magiging relax ka. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, sir, mag-loan ako, magkano? 8,000! Sabi ko gano'n, 8,000! Yak! Sabi ng agency, alaki naman! Supra pa yan, sahod mo! Okay lang, sir, kaya nga loan eh. Di ba? Kaya nga loan eh. Babayaran naman, tama ba? So guys, inisyuhan po ako ng cheque. 8,000 pesos. Kasi ako po, sobrang active ko po as security guard. Ah, grabe talaga, dito sa building na to. Ako yung halos gagawin na akong UIC dito eh. Oo, kasi sobrang sipag ko talaga. Talagang lahat. Alam kong gagawin. Kaya, pinayagan ako mag-loom. Yun nga lang, cheque, 8,000 pesos. Ito yung malupit, guys. Gusto ko nang mag-join ngayon. Agad. Gusto ko nang bitawan ka agad. Ang problema, ang cheque, post-dated check, 2 weeks pa bago ma-encash. Eh, hindi pwedeng ibayad yung cheque. Kaya ang ginawa, sabi ko, sir, hindi pwede. Bakit? Kailangan ko na ng pera ngayon. Kailangan ko na ng pera. So, kailangan ko ng cash. Ayaw ko ng cheque. Ang sabi ng operation, Joel, may tira ako dito, 4,000 lang. Paano ba yan? Paano daw? Si sabi ko, akin na yung 4,000, sir. Ito yung cheque, ibabalik ko na. Kahit 8,000, pinalit ko sa 4,000. Bakit? Emergency. Kailangan ko ng pera ngayon. Ganyan siya kaganda. Ngayon, 4,000, pinagpalit ko. Kulang, simple kulang. Since 980 yan eh. Tama ba? Eh, 4,000 ang pera ko. Simple, aside from loan, umakyat ako sa accounting. Kilala niyo yung tinatawag na CE? Kapag ikaw ay empleyado, kilala mo yung CE. Cash advance. Tama? Cash advance. Ngayon, akyat sa accounting. O, Joel, anong ginawa mo? Gagawin mo dito? Ma'am, pa-cash advance naman. Magkano cash advance mo? Mabilis. Sabi ko, 4,500. Ha? Ubus na sweldo mo! 4,500! Wag ka nga maglupo yan, Joel. Pinagalitan ako. Sabi ko, ma'am, galing na ako sa operation. Nag-loan na ako ng 8,000. Pero, cheque ang binigay. Kaya ayaw kong, hindi ko tinanggap. Ngayon, may 4,000. Yun yung tinanggap ko. Ma'am, parang awa mo na. Bigyan mo ako ng 4,500. Ikatas mo na lang sa sahod ko. Bahala na ako kasi kailangan ko ng pera. Kaya nabuo ko po ang pang-member dito. Nung nag-member na ako, ito yung worst. Kasi, wala akong alam sa sales. Tama? Wala akong alam sa sales. Pero ang malapit, ginawa ko ang negosyo kinabukasan. Isang business lang ako nakatin ng seminar. Nung nakatin ako ng seminar, good news. Nakabisado ko to. Agad-agad nag-home party ako. Agad-agad pumunta ako kung saan-saan. Nag-OPP. Pinakita akong negosyo. Walang niwala sa akin. Bakit wala akong training? Kaya huwag na akong kalimutan. Kapag nakabili ka ng global package, huwag na huwag kong kalimutan. Umatin ka muna ng training. Yes? To cut the long story short, ang dating security guard ng EIC Burgundy Empire Tower, minention ko na talaga ang building kung saan ako mag-duty. Ngayon, kasama na sa top 500 millionaires ng AIM. Yeah! Ngayon sa high institution, kumita ng malaki, ito yung malupit.
2010 ako nag-join, hindi pa natapos ang 2010. Kumita ako, nakabili ako ng first car ko. Hindi pa nagbago ang edad ko, may sasakyan ako. Ganun siya kaganda. And then, third year, naginawa ko yung global, nakalipat ako ng condominium. So, nakapag-condominium unit na ako after 3 years. And then, after 4 years, nabili ko yung second car ko, Ford Explorer. And then, after 5 years, nabili ko yung third car ko, third car ko, Volvo E60 top of the line. Up to 6 years, wala akong piniling resulta, pero ang goal ko makapag-ipon ng malaki. That's why last year, 2016, nakapag-incas po ako ng almost 1.5 million sa negosyo na to. Ngayon, 7 years, 2017, ang goal ko is makapag-travel sa iba't ibang bansa. Kaya, ang unang-unang puntahan, Hong Kong, Macau, Thailand, Kuala Lumpur. Ngayong August, babalik ako ng Hong Kong. Kaya sa kalupet. And then, this year, nakuha ko po yung second condominium unit ko. Dito lang po sa negosyo na to. Kaya guys, huwag ka nang mag-isip pa. Sabi ko sa'yo, huwag kang mag-isip, huwag ka nang mag-ipon, at gawa ng paraan, at ngayon, kapag may pera ka, nakagawa ka na ng paraan, ibili na kaagad ng global package yan. Pag nabili mo na ng global package yan, guys, contactin mo na kaagad yung sponsor nyo. Yung tao na nag-invite sa'yo sa video na to, nag-share sa'yo, yun yung sponsor mo. Siya yung nag-invite sa'yo. Kontakin mo na, sabihin mo mag-pay-in ka na. Ito yung malupit. Yes, mag-pay-in ka na. Ngayon, kapag makapag-pay-in ka na, nabigay mo na yung pera mo sa kanya, ibibili na ng package yan dito sa sponsor mo, and then after that, i-encode ka. Kapag na-encode na ang codes mo, registration dito sa distributor, tracking center, kapag na-encode na dito, guys, member ka na, and then pwede mo lang magawang negosyo. Ang sa akin lang, alam ko na meron pong nanonood ng mga taga-ibang bansa. Alam ko hindi lang Pilipinas ang nanonood. Guys, hindi niyo po magagawa ang negosyo na to na mag-isa lang. Bakit? Nagtatrabaho kayo. Kaya kailangan niyo ng tandem dito sa Pilipinas. Ang pakiusap ko lamang po, kapag ka gagawin mo ang negosyo na to, ibigay mo po ang tiwala mo sa taong nag-invite sa'yo. Kasi siya lahat ang gagawa ng transaction mo dito sa Pilipinas. Guys, online, pwede mong gagawin. Paano mangyayari yun? Ang negosyo natin online, parang may bridge yan. Ano yung bridge? Kailangan mag-bridge tayo, magtayo tayo ng strong foundation. Ang bridge na to, ang isang part ng bridge nasa ibang bansa, ikaw yun. Ang pangalawang part ng bridge nasa Pilipinas, kami yun. Guys, ibigay mo yung tiwala mo para mag-strong ang business natin. Kapag nag-strong ang business natin, guys, kikita ka. Kahit part-time lang dito sa Facebook. Kaya on that note, guys, tapos na po. Kung may mga tanong kayo, tanong lang po sa nag-invite. And then congratulations po sa mga mag-PPE na. Kung may pera ka ngayon, nadala-dala sa bolsa mo, guys, withdrawin mo na. Kapag ma-withdraw mo, guys, agad-agad, nakita mo na itong taong nag-invite sa'yo, sabihin mo mag-member ka na, and gagawin natin ang negosyo sabay-sabay. Guys, again, this is Julie Cairo, the Elite Global Ambassador, Millionaire Circle, Top 500 ng M Global. To God be the glory, power! Yes! Guys, ito yung malupit. Tapos na ako. Mayroon pang okay, mayroon ako. Ako magpakilala, okay? Guys, meron ako ipakilala sa'yo. Kung ako nagka-resulta dito, guys, meron may isang malupit din. Na, grabe, sobrang laki ng resulta. At sobrang nakas po, nang tiwala ko talaga sa taong na to. Grabe talaga. Alam mo bakit? Nakita ko siya dati nung nag-start. Akala ko parang ano lang. Guys, nagulat ako sa resulta niya. Nung ginawa niya ang negosyo. Kaya, grabe guys, million-million. Million-million palakpak sa atin. Share na mo. Million of circles. Senior coordinator at coordinator ng project and alumni ng Jillian Project, Atay, Adrian Tabayo! Yeah! Yan, good morning! Okay, minum-minum palakpak para kay Atay and Jillian. Napakagaling, no? Actually, halos nasabi niya na lahat. Eh, magpapakilala na ako, tapos na ako. Hindi, joke lang. Pero anyways, bubulay mo muna ito kasi magsusulat po ako. Mabilis lang po ito. 5 minutes lang po ako mag-share ng success story ko. And may gusto lang po ako ituro po sa inyo. Para at least, mas makapag-decide ka, okay, kung gagawin mo talaga yung negosyo or hindi. Or papalagpasin mo ba. Kasi maraming nanghihinayang na mga na-meet ko na dati pala dapat nag-join ako. Kaso nga lang, ngayon lang sila nag-join. Okay, so pakilala po ako, simulan natin, no? Ako nga pala si Adrian Tamayo. Pwede niyo po akong tawagin Ed. Okay, sa mga hindi po nakakilala po sa akin. Ang background ko po bago po ako mag-in global is, dati po akong estudyante. Okay, 3 taon po ako sa first year college. So kanina, kung merong security guard,
meron naman po ngayong estudyante na hindi nakapagtapos. Okay, dun sa mga nabulakbol, may pag-asa ka pa. Ako yung pinaka future mo. Ngayon, paano nangyari sa akin? Galing po ako ng New Era, JRU, pati STI. Tapos, naranasan ko rin po maging empleyado bilang McDo crew. Pero 1 month lang po yun. Pero medyo kakaiba lang po yung na-experience ko sa pagiging McDo crew. Bakit? Kasi bago pa lang ako, ang tawag sa akin doon supervisor. Bakit? Kasi ako lang po yung crew doon pag naglilinis ng table, nakaupo. Okay, hindi nakita ka na ba na ganung crew? Baka ako lang. Okay, so 1 month lang tinanggal na agad ako. Tapos, hindi lang halata sa mukha ko, after po noon, nag-try din po ako maging boksingero. Okay, dito po sa Ilurde Gym, sa Tiktai. And bago po ako mag-aim global, dapat po mag-gym na po ako sa gym ni Manny Pacquiao. Kaso nga lang, bigla ako na-invite, nakalimutan ko na nagpaboksingero pala ako. Ganun ako nabaliw. Okay, pero ano yung nangyari sa akin bago po ako na-invite? Actually, noong time na in-invite po ako sa aim global, kung ikaw po yung tipong tao na napaka-negative, okay, sobrang pagdududa, ang thinking sa gantong negosyo is benta-benta, okay, pyramiding scam, ako rin po, ganun. Kaya ang tagal po ako in-invite ng friend ko bago niya talaga ako nadala sa office. Pero iba po yung pagkaka-invite sa akin kasi kung in-invite yung ako na invite niya kita sa aim global o seminar, hindi po ako sasama. Katulad ng nangyari sa friend ko. Kaso nga lang, yung friend ko po is napakatsaga and ginawa niya ng plano para madala niya ako dito sa office. Paano? Ang sabi niya sa akin, may papakalala ko sa akin magandang babae. So, narealize ko na, teka lang, baka sobrang ganda, hindi ako patulan. Okay, baka sobrang ganda, baka hindi ako pansinin. Kaso nga lang, ang lupit nung nag-invite sa akin. Ang sabi niya sa akin, yung papakalala niya sa akin is may gusto sa akin. So sabi ko, wait lang, paano mo papatunayan sa akin yung may gusto talaga sa akin? Sabi niya sa akin, tingnan mo sa Facebook, gumawa pala ng dami account, tingnan mo sa Facebook, friend kayo niya. So pag tingin ko po sa Facebook, nakita ko maganda, friend nga kami, sabi ko, let's get it on. So cut na lang story short, nagkaduhan po ako. Naglongas diba ko, alam mo yun, nagsintrong pagkaligtasan, alam mo yun, sa mga security guard, yung malulukit na sintrohan, yun po. Okay, ngayon, nagdala po ako na siyempre, nagdala ako ng pera. Baka sakaling mapunta kami sa ibang lugar, yung biglang liko, alam mo na. Okay? Ngayon, napunta po ako dun sa office. Nung una po, siyempre, excited ako. Kaso nga lang, nung time na may pinakalala po sa akin, hindi po babae. Binabae. Dun pa lang po, na bad trip na po ako. Sinasabi po nung binabae na dito po, seminar, ating ganang seminar, yayaman ka, pwede ka umasenso. Tapos, sarado na po ang isip ko nun. Nakita ko po yung pinaka-tarpulin, may mga sabon, sabi ko, bro, alam ko na to, benta-benta, ayoko nito. Kaso nga lang, pinilit na po ako ng friend ko. Dinala po ako sa pinakaharapan, okay, ano po nangyari po sa akin? Ang nangyari po sa akin, nung una hindi ako nakikinig. Kaso nga lang, eto na, nagpantik po yung tenga ko nung time na sinabi po ng speaker, sino raw po gustong yumaman? So ako naman, lahat naman po tayo, wala naman gusto maghirap, ako po gusto kong yumaman, hindi naman po ako ipokrito. Para sabihin ko na ayoko ng yaman, ayoko kumita ng malaki. So gustong gusto ko rin po. Kaso nga lang, that time po, alam nyo yun, talagang literal na medyo nag-open-minded ako kasi nakita ako na na hindi lang ako yung nakidnap. Feeling ko kasi nakidnap ako eh. Bakit? Kasi pag tingin ko sa website ko, may nakita po ako na buntis. Tiyanong ko siya, tita, paano ka na-invite? Alam mo, sabi niya, family planning daw. So, hindi ako nag-iisang tanga dito. Pagdating ko po sa right side ko, meron po ako nakita, birthday, tiyan ako, tita, paano ka po na-invite? Sabi, birthday party lang. So, to cut the long story short, kami lahat alas na-kidnap. Okay, parang kulto, parang silang baliw. Milyong-milyong palakpak daw. Okay, ngayon, ito na. Okay, nagbukas ang isip ko, nung tayo na sinabi ng speaker na yung sino gusto niya mama. So, pinakinggan ko po na mabuti. Tuwan-tuwa po ako. Ang galing yung speaker eh. Lagi po ako tumatawa sa product demo. Kaso nga lang, eto na. Nung sinabi po yung puhunan, katulad ni Upline Joel, 6,880, katulad mo. Okay, yung sa mga invite o guest ngayon, katulad mo, nagdilim po yung paningin ko. Bakit? Never na po ako nakahawak po nito. Sa buong buhay ko po, bago po ako mag-aim global. Ang pinamaking pera na hawakan ko po is 500 pesos. Imagine mo ha, 500 pesos pag nananalo pa ako sa pustahan sa Dota. So, ang pangit talaga literal ng buhay ko. Siyempre, estudyante, even yung tuition fee ko nga, hindi pinapahawak sa akin ng nanay ko. Bakit? Alam niya hindi ko i-tuition fee niya. Alam niya kikikibakin ko yun. Ganun ako kalapit. Okay, ganun ako parang talagang pangit literal nung history ko po sa pag-aaral. Okay, ngayon, ano po nangyari? Nagdinig paningin ko, hindi ko na po naiintindihan lahat. Kaso nga lang, bakit ako po ngayon nandito sa harapan nyo, nagtotalk, nagsishare ng success story.
May after po ng orientation, mayroon pong pinakilala po sa akin ng mga tao. Okay? So yung sa mga tao na pinakilala po sa akin, dun po nabuksan po yung isip ko. Iba't iba po yung mga pinakilala po sa akin. Meron din po estudyante, merong empleyado, may seaman. Pero nabuksan po ang isip ko po dun po sa estudyante. Nakatulad ko rin po bakit drop out po siya. So literal, parehas kami walang pinag-aralan. Pero that time siya po, kumikita po siya ng 1 million per month. Imagine niyo po yun. And sabi po, naisip ko, kung lokohan to, dapat may dito kumikita. Ay kung lokohan to, dapat sarado na to bago mag-isang taon. Kaso nga lang, ano po, mga 7 years na po ang in global po nun. So ano po nangyari? Sabi niya po sa akin, ito lang yung pinakaiiwanan niya po sa akin na gusto ko pong iwanan po sa inyo. Kung hindi mo gagawin po itong in global, anong gagawin mo sa labas para ikaw umasenso ka? Tandaan po, hindi mo, pwede mo ma-realize ngayon na sa haba-haba ng pagtatrabaho mo, 1 year, 3 years, 5 years, 10 years, na-realize mo na hindi enough yung kinikita mo para ikaw makapag-ipon. Hindi enough yung kinikita mo para maabot mo yung pangarap mo. Sapat na po yun para ikaw gawa ng paraan para ikaw mag-join sa Inc. Global. Isa po yun sa mga na-realize ko. And second po na na-realize ko, ito po tinanong po sa akin po nung nag-invite mo sa akin. Bro, okay, meron ka bang pangarap? Okay? Sabi niya sa akin, tinanong nga ako, syempre naman, kapag ikaw tinanong ko sa lahat po ng mga invites po dito, meron kang pangarap. Tama ba? Syempre, like mo kapag may pangarap ka. Ngayon, ang tanong po sa'yo, okay? Ang tanong po sa'yo, paano mo kukunin yan? Na-try mo na ba kumpitin? So mamaya po, after po ng orientation, try mo po kumpitin. Lahat ng mga pangarap mo sa buhay, house and lot, kotse, travel, educational plan para sa anak niyo po, lahat-lahat. Para mas maintindihan mo na ano, doon sa bagay na ginagawa mo ngayon, baka kulang yung kinikita mo. Example, for example, may pangarap kang house and lot. Kunwari na, may pangarap ka po na 3 million. Ngayon, may pangarap ka na kotse. Lalo na po sa mga lalaki. Pogi points po yan, may pangarap ka po na 1 million. Ngayon, savings, may pangarap ka po na 5 million. Okay, at marami ka po ito. Example lang po ito. 5 million. Magkano po total po na pangarap niyo po? Ang total na pangarap mo is 9 million. Okay? So 9 million po yung pangarap mo. Ngayon, ang pinakatanong, mamaya gawin niyo po ito ha. Okay? Ang pinakatanong, paano mo kukunin yan? Ulitin ko, paano mo kukunin yan? Kasi pag tinanong ko yung sarili mo paano, dun yung time na ano, marirealize mo na kinukulang ka. Doon mo makikita na kailangan mo magdagdag ng source of income. Tinanong mo ngayon, meron kang dalawang ways para ano? Para kunin mo to. Number one, pwede ka mag-empleyado o kaya naman, pwede ka mag-negosyo. And karamihan po ngayon, ano pong ginagawa? Nag-e-empleyado. Okay? Nag-OOFW. So, ang pag-OFW is pagkatrabaho po, nasa employment po yan. Okay? So ngayon, kung bakit mo titingnan mo, pag ikaw po ng empleyado, ano pong karaniwan po nangyayari po sa atin? Is, ano po nangyayari? Paulit-ulit na lang po yung nangyayari po sa atin. Para nandun tayo survival mode. Na magkatrabaho ka, okay? Tapos mangungutang ka, tapos pagkasulan na mo, magbabayad rin ang utang, paulit-ulit lang po. Ang tawag po doon is rat race. Okay? At actually, marami na pong empleyado na hindi po makawala po dyan. Bakit? Waiting ko po ah. Ngayon, kung nari, for example, isang empleyado, paano yung rat race? Kikita ka po ng pera. Ngayon, kikita ka po ng pera, syempre, mauubos bago mag-insenas. So, ano gagawin mo? Mangungutang ka. Ngayon, pag mangungutang ka, kumita ka ngayon sa insenas, ano gagawin mo sa income sa insenas? Ipamabayad mo ng utang. Tapos, yung matitira, ano? Panggagastos mo araw-araw. Hanggang sa kukulangan ka na naman, mangungutang ka na naman, hanggang sa ano, paulit-ulit lang po. Walang nangyari. At kapag inumpit niya po yan, okay, yung tinatawag na 10,000 breakdown o 20,000 breakdown. For example lang, inumpit mo kung magkano po natitira po sa iyo sa sweldo mo, kapag inumpit mo po yan, ilang taon, mo kukunin o bago mo makuha yung pangarap mo na 9 million. Okay, try mo lang kumpitin. Kunwari, ngayon magkakatapusan na sa mga OFW, sa mga empleyado, magkakatapusan na. Sumeldo ka ng 20,000. Sumeldo ka ng 10,000. Sumeldo ka ng 15,000. Try mo kumpitin lahat po ng gastos nyo. Gastos nyo po sa pagkain. Gastos nyo po sa
travel, gastos niyo po sa upa, lahat po, gastos niyo po sa kuryente, tubig, pati po sa ano, tuition pinanganak niyo po. Kung makikita niyo po yan, minsan pa nga po, ang pinaka-worst, negative. Negative, may utang pa. Pero if ever, na for example, Ed, ibahin mo ako, hindi ako negative. Okay, meron ako na ipon, magkano? 5,000. 5,000 buwan-buwan. Times mo po sa 12 yan, magkano po yan? 60,000. So, meron ka 60,000 per year. Okay? Kung itatimes mo po yan sa 10 years, automatic, meron ka pong 600,000. So, imagine mo na lang, guys, 10 years ka nagtrabaho, kung nakakaipon ka ng 5,000 per month, okay, malayo pa po, wala pa po sa kalahati dun sa pangarap niyo po. Okay? Ngayon, dito naman tayo sa pagnegosyo. Ngayon, sa pagnegosyo, guys, hindi naman po lahat ng klaseng negosyo is talagang nakakayaman. Meron po mga maliit na negosyo, maliit na hindi po kinikita. Actually po, sobrang thankful po ako sa networking kabuuan kasi kung wala po networking, wala po kaming pag-asa na umaseso. Kami po mga mahihirap, kami po na mga wala pong pinag-aralan. Bakit? Kasi sa negosyo po, sa negosyo, ang pinaka, ano po dito, ang labanan po dito is kailangan may meron kang malaking capital. Kasi kapag maliit na ang capital mo, ano mangyari po sa'yo? Maliit na din po ang kikitain niyo po. Kaya sa labas, ang mayaman lalong yumayaman. Ang mahirap po, lalong naghihirap. Bakit? Sino lang po ang may kaya mag-franchise po ng Jollibee, ng McDo, ng 7-Eleven, ng Mang Inasal, ng Bench, ng Pension, at iba pa. Sino po? Yung mga malalaki po ang pera, mga negosyante. Kapag ikaw nagtayo ka ng tindahan, maliit ang puhunan, maliit lang din po, kaya tayo hindi magbabago po yung buhay niyo po. Eh ito po yung bagay na na-realize to way way back 4 years ago noong time na na-invite po ako sa Inglobal. Tama nga naman. Eh sinabi niya pa sa akin, alam mo Ed, ang difference ng mahirap sa kamayaman, alam mo kung ano? Itong tinatawag na program. Okay? Yung program sa mind mo kung bakit mas maraming mahirap sa kamayaman. Guys, hindi ka ba nagtataka bakit ganon? Pag pumunta ka ng Amerika, sa mga Pilipino po ah, pag pumunta ka ng Amerika, kapag tinignan mo yung top 10 na pinakamayaman sa Amerika, makikita mo lahat Amerikano. Pag pumunta ka naman sa Taiwan, ang makikita mo top 10 na pinakamayaman is mga Taiwanese. Pag pumunta ka naman sa China, ang pinakamakikita mo is top 10 na pinakamayaman mga Chinese. Pero pag pumunta ka dito sa Pilipinas, sinearch mo sa Google, okay, ang tinayip mo is top 10 na pinakamayaman sa Pilipinas, wala ka pong makikita na Pilipino. Ulitin ko po ha, wala ka makikita na Pilipino. Bakit kaya? Kasi dahil po sa program, dahil po sa tinatawag na mindset po nila. Tayo po kasi mga Pilipino, ano po ang program po sa atin? Ano po yung pinaka na mindset sa atin? Wala namang masama po dito. Kaso nga lang, ang tao po dito, isolated na po yung ano, formula na yun. Ano yun? Anak, mag-aral ka na mabuti para mag-graduate ka, mag-arte na magandang trabaho. Maganda po yun. Maganda po magtrabaho. Mabubuhay ka. Meron kang security na kinsens katapusan. Ikita ka. Kaso nga lang yung pinatawag po na freedom. Freedom na gumanda buhay. Freedom na magkaroon ka ng financial freedom sa katayang freedom. Wala po dito sa pag-empleyado. Bakit? Kasi kahit sa ayaw mo sa gusto mo, kailangan pumasok ng trabaho. Bakit? Sa trabaho, no work, no pay. Pag wala kang pin, pag hindi ka pumasok, wala kang kikitain. So, bakit po top 10, bakit po top 10 sa Pilipinas is puro mga Chinese? Simple lang po. Kasi nandito po sila. Nasa business po sila. So, dapat ikaw kapatid, maintindihan mo na kung gusto mong umasenso sa buhay, gusto mong magkaroon ng time freedom sa financial freedom, kailangan magnegosyo ka. Kaso nga lang, ulitin natin kapatid, ano yung dapat na inegosyo mo? Buti na lang kapatid, merong Inglobal. So, 6,980 po, pwede ako kumita ng 20,000 per day. At kung titignan mo na mabuti kapatid, ako po, ito ang nilabas ko, ang total na kinita ko na po, magkatatlong million na po. Ay, grabe. Yes! 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 Guys, parang sino ko? Sino ko para kumita ng ganitong kalaki? Eh, parehas mo lang naman po ako, hindi nakapagtapos. Parehas mo lang ako, hindi ako matalino. Parehas mo lang ako, negative. Nagdududa. Kaso nga lang, ang difference natin, alam mo kung ano? Ako, nag-decide na. Nag-decide na mag-join. Nag-decide na seryosohin.
nag-design na i-workout pag-aralan yung business. Kaya ang nangyari sa akin, in 4 years time, ganito na agad. Ngayon kapatid, lagi mo itong tandaan, kung ano yung buhay mo, nasabi nata ito ni Ap Joel pero gusto ko ulitin, kung ano yung buhay mo, yan yung po yung decision mo last 2 years ago. So tingnan mo buhay mo ngayon. I-analyze mo buhay mo ngayon. Magsalangin ka, huwag ka matakot, ikaw yun. Okay, magsalangin ka. Ano na kaya ang buhay mo ngayon? Tanongin mo sarili mo. Magkano savings ko? Ano na pondar ko? Ano, saan na ako nakapunta? Nakapag-travel na ba ako sa ibang bansa? Ngayon, kapag tinignan mo buhay mo, at hindi nakita mo na hindi maganda, hindi ka satisfied simply because last 2 years ago, yan kasi yung decision mo. Ngayon, okay, ito po yung good news. Kung ano po yung magiging decision mo ngayon, ulitin ko ha, kung ano po yung magiging decision mo po ngayon, after 2 years, yun po yung magiging resulta mo. Kami pong mga kumita ng malaki o masenso po sa AIM Global, kami po is nag-decide na. Ako po, nag-decide na 4 years ago. Ikaw, mag-decide pa lang. Anong good news? Ulitin ko po ha, anong good news? Ang good news po is kapag nag-decide ka, magbayad o bumili po ng package sa worth 6,980, 100% kitang-kita mo na po agad yung future mo. Sino po yung future mo? Yung mga top earner. Sino po yung future mo? Kami na kumita. Bakit? Kasi po, pares lang po tayo ng pinasok. Pares lang po tayo naging first timer. Pares lang po tayo ng ganito po yung pinaliwanag. Pares lang po tayo ng produkto. Pares lang po tayo na ito po yung pinaka-office po natin. So, anong point? Kung ano yung narating namin, kung magkano yung kinita namin, kung ano yung napundar namin, kung ano yung nakapag-travel kami sa iba't ibang bansa, 100% mangyari rin po sa iyo. Bakit? Kasi nasa isang path lang po tayo. Parang sa pag-OFW, parang sa isang empleyado, gusto mo malaman yung future mo? Gusto mo malaman? Tingnan mo yung nauna. Tingnan mo yung nauna nag-OFW. Tingnan mo yung nauna na nag-empleyado. So kapag tumagal ka sa pag-empleyado, ang future mo supervisor, ang future mo manager. Sa OFW naman, sa mga DH, ang future nila, meron bang level yun? Wala atang level yun. Pero nga lang, makikita mo pa rin yung future mo, kahit walang level. Ano yun? Yung resulta nila. Kung nakita mo yung manager mo, supervisor mo, kasabay mo nag-jeep. Kung nakita mo yung supervisor mo, manager mo, kasabay mo na kumakain sa Jolly Jeep. Ano yung Jolly Jeep? Sa gilid lang ng ano? Ng restaurant? Kapatid, yun yung maging future mo. Bakit? Kasi, pares kayo ng tinataha. Pares kayo ng landas na ginagawa. So sa akin guys, isipin mo na mabuti. Ano ba talaga ang gusto mo mangyari sa'yo, pati sa pamilya mo? Ngayon, program. Okay, balik tayo dito. Ngayon guys, kung bakit marami mahirap, dahil sa program. Sa program. So ang pinakakailangan mong gawin ano? Palitan yung program mo. Palitan. Kung nasa negosyo pa talaga ang pagyaman, kung nasa negosyo pa talaga ang pagbabago ng buhay, dapat ito ginagawa mo ngayon. Pero ang good thing nga, ulitin ko ang good thing, hindi mo kailangan na malaking puhunan para magbago buhay mo. Ang kailangan mo na magkano? 6,980 lang. Kaya kapatid, meron kang ano? Meron kang takot. Teka lang, baka sila kasi magaling na eh. Sila kasi is talagang magaling na mag-talk, nag-training na sila eh. Hindi po kapatid, lagi mo tandaan, katulad niyo lang po kami nagsisimula. Walang alam sa negosyo, mahihiyain, takot. Bakit ka takot? Simple lang. Kasi nga, na-mindset ka na ano, magtrabaho. Kaya ka takot. Hindi dahil pangit to. Hindi dahil pangit kaya ayaw mo to. Hindi dahil pangit to kaya may mga hindi nag-join. Kaya hindi sila nag-join. Kung bakit hindi sila nag-join, simply because, ano, dahil takot sila, kasi nga iba yung na-program sa kanila. Na-program sa kanila is ganito. Pero it doesn't mean pangit to. Bakit? Kasi dito, lagi mo tandaan guys, kung gusto niyo makita kung maganda yung bagay na gagawin mo, or meron kang gustong i-try na produkto at gusto mo makita kung gano'ng kaganda yon, tingnan mo yung mga nagkaroon na resulta. Tingnan mo, for example, sa C24/7 sa produkto po ng AIM Global, tingnan mo yung mga gumaling. Kung walang gumaling, pangit yun. Kung walang yumaman, pangit yun. Tingnan mo. Pero kung dito sa papasukin mo, maraming yumaman. Kung dito sa itatry mo ng produkto, maraming gumaling. 100% kapatid. Huwag ka na matakot. Try mo lang tumaya. Kasi lagi mo tandaan, na nanalo sa loto ano? Mga tumataya. Tumaya kapatid, tanggalin mo itong takot mo. Ano ba kailangan mong tanggalin? Yung salitang duda. Duda. Baka hindi ako kumita eh.
Okay, baka hindi ako umaman. Baka wala akong mapasali. Baka para sa kanila lang yan. Baka ito na yung talagang buhay para sa akin. Minsan pa nga naging scapegoat nila. Ito na kasi yung binigay sa akin ni Lord. Ang totoo, hindi yan yung binigay sa inyo ni Lord. Ang binigay sa atin ni Lord is magandang buhay. Kaso nga lang, ang pinakamumitigil sa'yo, kung bakit hindi ka pa rin, hanggang ngayon pa rin, hindi ka nagbabago buhay mo, itong program mo. Natatakot ka at nagdududa ka. Ang tip ko sa'yo, para mawala itong duda mo, yung duda mo, pagdudahan mo lang din. Paano yun? Paano pag hindi ako umaman? Pagdudahan mo. Eh, paano pag umaman ka? Paano pag hindi ako nakarecruit? Paano pag nakarecruit ka? Paano kapag wala nangyari sa akin? Paano kapag may nangyari sa'yo? Lagi mo tandaan, naalala mo ba nung estudyante ka? Naaalala mo ba nung pitrabaho ka? Anong unang iniisip mo nung estudyante ka? Paano ka makakapasa? Iniisip mo ba kung paano ka babaksak? Hindi naman eh. Ganyan din iniisipin mo dito. Pag-join mo, nagbayad ka rito, bumili ka ng 6,980, anong gawin mo? Isipin mo na paano kaya kikita? Paano kaya ako magiging successful? Paano kaya ako matututo sa negosyong to para ako rin maging successful? Ganun dapat ang isipin mo. Huwag ka na magduda. Ang nakakaduda nga yung ginagawa mo eh. Okay, kung yayaman ka ba talaga dyan o hindi. Dito, wala ka na magduda kasi marami na kami nakagawa. Libo na kami na naging millionaires love. Libo na nagbago buhay. Libo na ang gumaling sa produkto. Wala na ba akong dadahan? Ang pagdadahan mo na lang, siguro sarili mo. Kaya ko ba talaga? Pero ito sabihin ko sa iyo kapatid. Huwag ka na rin magduda sa sarili mo. Kasi kami ang security guard nagawa eh. Ako nga 3 years sa President College, nagawa eh. Meron nga po ako nakilala, ang pangalan Leo Kaduyak. 12 years, tricycle driver lang. Grade 5 na nga tapos, nagawa eh. Ikaw pa kaya? Baka nga ito, nakapagtapos ka. Baka nga ito, nakatapos ka ng high school. Baka nga ito, nakatapos ka ng elementary. Yung iba nga, hindi. Pero still, sumubok, nagbayad, ngayon po, successful na. Yes! Okay? So guys, gusto ko na pong tapusin. I hope marami po kayo naiintindihan. I hope na-inspire po kayo sa sharing ko, sa sharing po ni Upline Joel. Ang huli pong message ko po sa inyo kapatid, ano po yun? Kung alam mo, sa tingin mo, kinukulang ka. Kung alam mo, sa tingin mo, dun sa bagay na ginagawa mo, is hindi sa'yo inibigay yung pangarap na buhay mo, kapatid, subukan mo itong AIM Global. Bakit? Kasi sa AIM Global, marami na nagbago buhay, marami na nakakuha ng mga pangarap nila, marami na gumaling sa produkto, at marami na po naging successful. Salamat po sa pakikinig. To God be the glory. God bless po sa inyong lahat. Power! Yeah! Yan, guys! Good morning po! So, salamat po sa pakikinig at pagpapanood. So, invite niyo po lahat po ng mga friends niyo po and mga prospects niyo po para ma-view rin po nila, mapanood din po nila itong live video po na ito. Okay? So, more power po sa inyong lahat. God bless po! Power! Yeah! Power! Join us! Join us! Thank you.